来到多位多位就在多位的啊啊grabe puta sumisi ka talaga screamer talaga tong motor na to mga chong So what's up mga chong, it's your boy Brian O'Chill. Ay, bang susi yung nakuha ko. Tropa natin si CJ, marami salamat. One moto vlog. Akin muna to pre ha. So yan mga chong, ZX25R 2023 ZX25R mga chong. The ultimate 250cc. So cold start. Kaya mga chong, hintayin lang natin mag 60. Ay, ito, 60. Tayo ngayon ang cold start. So, layo lang muna tayo konti para medyo marinig nyo ako. So, mga chong, na-test drive na naman tong ZX25R ni CJ. Nagawa natin siya ng full review na. So, riding experience. Ano ba yung meron sa bike na to? Ano ba yung special sa bike na to? Bakit ang daming nahuhumaling sa bike na to, mga chong? Pinakalimaw na 250cc. Currently, mga chong, cold start. Kailan natin bumaba yung menor niya mga chong 60 Celsius yung init ng makina para pwede na siyang gamitin. So hindi naman masyadong maingay yung tambucho niya kapag cold start. Currently 44, 45 yan. Sana wag umulan, kakalinis lang eh. Nakakaya naman kung dudumihan natin agad. Bumababa na yung menor niya. So yung mga chong 57 Celsius na siya. So pwede na natin siya ibomba and mababa na yung menor niya. Shout out boss. Yan 62 Celsius. So G. Bomba-bomba, mag-review ako. Yamete kudasai. So, sige ate, dangan na dyan. So, ngayon, mga chong, naangiti ako. Okay. 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 ang sarap. So ano nga yun, first impression sa bike na to. Mag-review tayo mga chong, pipilitin ko yung sarili ko na makapag-review at hindi ma-overwhelm sa bike na to. So mag-review tayo. So first impression mga chong, riding posture niya is very relaxed. Sports bike siya pero hindi siya kagaya ng ZX25R na sobrang subsob. Kung makikita nyo mga chong, hindi sobrang nakadapa yung aking mga kamay dito. I think na itong bike na to is very good talaga sa daily use. Kung kaya kung gusto mo siya gamitin for daily use. And at the same time, poging-pogi ka araw-araw kapag motor mo to. So kaliwa tayo dito. So shout out kay One Moto Vlog mga chong! Sarap! Grabe! Hindi ako makapag-vlog! So kapag mo imamaneuver niya mga chong, mga ganong type maneuver, hindi naman siya ganong kabigat, saktong-saktong. Hindi ko alam kung saan ako mag... Sheesh! Ah, ito, two-way. Dito tayo. Two-way ito. Grabe puta, sumisi ka talaga, screamer talaga tong motor na to mga chong. Ay. Stop muna tayo saglit.
yung seat height ko sa motor na to. Then I'm 5'8 flat foot naman kapag nakasagad dito sa tangke. 5 foot, nimble siya, nimble, magaan siya i-drive kahit na 4 cylinder to, hindi naman siya ganun kabigatan. At the same time, dahil hindi siya masyadong subsob kapag i-drive mo, talagang hindi ka mangangawit dito kapag dadalhin mo to, kahit araw-araw ma-traffic ka, goods na goods pa din kasi hindi siya kagaya nga ng ZX25R na sobrang subsob. Pasado, okay naman para sa akin kasi kung ako, mas trip ko talaga sana yung mga mas subsob na ano, masubsob na, mas aggressive na riding posture. Pero since na maingay naman tong motor na to, yun talaga yung nagpapagwapo dito. Hindi mo na kailangan na gwapo yung sa tunog pa lang eh, poging-pogi ka na. At the same time mga chong, pwede naman tong palitan yung rear seat nito. May ginagawa sila dito, pinapalitan nila to, binibilan nila ng rear seat or inaangat nila. May binibili silang riser ata yung tawag doon. Tapos pwede mo rin ibaba to, adjustable yan, Showa shock. Hindi siya dual disc mga chong, dual ABS. And then at the same time mga chong, this is the Kawasaki KRT edition, yung special edition nila mga chong. So meron tong auto blip. So hindi ko pa nagagamit yung auto blip kasi sanay ako ng nagka-clutch. So susubukan natin yung auto blip mamaya. And at the same time meron tong traction control, may power mode. So currently nasa road tayo. Road ang settings ng kanyang traction control at the same time yung power niya. So yun, kapag mga gantong dry condition, okay na dito yung road mode. So hindi masyadong mabilis, hindi masyadong mabagal, sakto lang talaga. And yung traction control niya, since nasa to siya, sakto lang din yung kapit niya para sa mga gantong klase ng panahon. Pero kapag umuulan, pwede niyong i-adjust yung traction control niya. Masyado tayo maingay, sorry. So yan, drive na ulit natin. Maraming salamat One Moto Vlog sa pagpapairam ng yung ZX25R. So once in a lifetime moment lang ito mga chong, susulitin na natin yung paggamit sa kanya. Stop lang tayo ulit dito. Ayan, naka quad lock na. Ang mga modification na nagawa niya dito, ito quad lock. And hindi ganun. Ay, okay. So kapag binababa yung side stand, namamatay yung makina, which is very good siya kasi dagdag safety features yun para sa motor. Ito ang pinaibahan pala nito mga chong sa naunang ZX25R is, so is parang slip-on lang. So yan, naka AR muffler siya. So slip-on lang yan mga chong. And yung gulong nito is upgraded na rin from Dunlop yung stock na gulong niya. So ngayon nagpalit na siya ng Diablo Rosso. Rosso 3, Diablo Rosso 3, which is a very good tire kasi sobrang kapit niyan mga chong. Kaya lang syempre, since soft compound ang Diablo Rosso, more on soft compound siya since medyo mabigat tong motor na to. Siguro abot to ng mga around 8,000 to 10,000 mile age itong Diablo Rosso 2 bago mapudpud talaga. Ito yung hazard, patayin ko muna. So yan, dito sa TFT niya, makikita nyo yan, yung speedometer, yung tachometer, yung fuel gauge, yung odometer, yung oras, range. Siguro ito yung trip meter niya. Tapos yung temperature ng kanyang bike, yung makina niya, then yung shift gear indicator niya. So yun, ride-by-wire to mga chong. So mapapansin nyo, wala na siyang wires dito sa kanyang handbrake as sa kanyang preno. Napakasimple lang ng motor na to mga chong. Pero sobrang loaded. Loaded ng features. May traction control, may auto blip. Susubukan ko yung auto blip ngayon. Ano, natingin silang uuya. Subukan natin yung auto blip. Ganda, sobrang ayos ng auto blip mga chong, grabe. Pati baba to, di ba? Okay, pati baba. Sensya na kayo, dito lang tayo sa straight na daanan lang kasi hindi ko kabisado dito sa Marikina. Nasa Marikina ako ngayon. Most ang kalsada kasi dito puro one way kaya ang hirap lumabas. Ay, ang sarap gamitin mga chong. Ang sarap niya lang, alam mo yun, kahit na hindi mo siya ibirit talaga, iingay talaga yung motor mo kahit na 40-40 lang itakbo mo, 20-30, talagang bibigay niya yung saya
Yung ligaya po, tangin lang yung drama eh, no? Ah, grabe. Thank you, Jerome. Salamat sa pagpapahiram ng motor na to. So mga pagka-uwi natin, pagbalik natin kay Jerome na ito, papaturo tayo kung paano gamitin yung mga features niya, like paano baguhin. Pero ngayon, enjoy muna natin yung paggamit nito. So kailangan nasa 8,000 RPM para gumana yung auto brake niya. Quick shifter. Pag auto brake pa baba eh. Grabe, sobrang ganda ng ano. Sobrang ganda ng response ng makina niya. Pwede tayo mag-wahanan. Nakikita niyo, makina niya, wahanan tayo. So kapag ganito mga chong, kahit nakaintuan ng ganito, madali siyang maniobra. Kasi mababa yung seat height niya, abot mo yung ground. So ibabalik na natin mga chong. Siguro masyado na ako natutuwa, nakakaya naman kay paring CJ. Ang sabi ni CJ, ni paring CJ, ang gas consumption nito is around 16 kilometers. So para sa 4-cylinder, okay na yung ganong gas consumption kasi naka 4-cylinder ka nga eh. So kapag 4-cylinder mga chong, hindi mo naisipin talaga yung gas consumption ng motor mo kasi talagang mag-enjoy ka sa paggamit nito. Grabe, sobrang sarap. Yung pagka screamer bike niya pala mga chong, hindi siya tulad ng mga siyempre ng mga higher CC, yung ZX50, yung ZX10R. Ito matinis yung pagkasigaw niya, which is talagang yun yung nabibigay ng ingay talaga dito sa motor na to kapag dinadrive mo kasi since palit yung piston niya, kapag binibira mo talaga eh bumubuga talaga agad, bumibira agad talaga itong motor na to sa ingay. Okay naman, sinabi ng iba mabagal daw itong motor, hindi ko naman syadong ramdam na mabagal siya. So, nandun yung bilis niya. So yan, nandun yung bilis niya mga itong, hindi siya mabagal, okay? Pero feeling ko aabutan pa rin ng Raider. aabutin pa rin to sa Raider 150, matutulin yung Raider 150, mga 1000cc yun eh. Yan ang ZX25R mga chong. Ako sa akin ZX25R 2023 Special Edition. Ta. So tatanungin natin si Jerome mga chong. Ay si, ba't Jerome ako ng Jerome? Si CJ kung interview lang kung bakit niya ba, kung bakit ZX25R yung napili niya. So patayin na muna natin. Tama sa amin, paano ba yan? Mga traction control, mga ganun. Pag ganyan, pag nakalabas yung QQS, ibig sabihin, naka-on na yung anya, quick shift saka auto brake. Okay. Pag gusto mo naman patayin yan, ang pagsasabayin mo lang ito. Select button, tapos itong down button. Yan. Ayun na, wala. Oh, wala na yung anya. Ibig sabihin yan, naka-off na yung traction control okay. Niya. Ay, yung anya, yung auto brake saka power shift. Okay. Tapos pag i-on mo, balik mo ito. Ito ganun. Same lang din. Yan. Ayan. Tapos okay. pag magpapalit ka ng mode niya, 'di ba naka-road tayo? Naka-road yan. Gusto mong sabihan, mas malakas yung one mo. Ata? Ito. Ay. Yan, ito. Ah, okay, ayun. Ito. Sports na siya. Naka-sports na siya, 'di ba? Sports na. Yan. Yung sports ang kanyan, naka-full power siya, tapos naka one lang yung traction control niya. Okay. Pag nakakang ka, lipat na natin, ibalik natin sa road. Pag i-road mo, down. Down. Down naman siya. Kaya. Pag naka-road ka, ang naka-full power yung makina mo, pero naka-number 2, yung traction control mo. Tapos pag na, ito. Palit natin ng rain. Yan, tres ang traction control yan. Naka-tres yung traction niya, tapos naka low power yung motor mo. Yan. Ayos pala. Ibig sabihin, pwede mo pala siyang sports mode tapos naka-off ang traction control. Ay, hindi pala pwede. Number 1 lang yun. Pero pwede kang kuha dito. Pwede gumawa ka ng sarili mong one. Custom. Oo. Pwede lang. Kaya hindi ko pa nagagawa eh. Pero pwede mo magawa yun. Yun, tapos balik na natin. Kasi pag naka-rain na siya, wala na. Hindi siya katulong. Hindi siya tulad nung kana dire-diretso. Na kunyari down lang. Pag babalik mo sir, up ka naman. Okay. Magiging road na. Ayun. Kapa basic. Thank you.
So yan mga chong, pag-usapan naman natin kung bakit dapat at hindi dapat ninyo bilhin tong ZX25R. Bakit dapat bilhin? Kung ikaw yung rider na naghahanap ng sports bike na hindi masyadong aggressive, ang riding posture at pangarap mo talaga magkaroon ng inline 4 screamer bike na sobrang siksik sa features at technology ng isang race bike, ito na ang para sa'yo. Bakit naman hindi mo dapat siyang bilhin? Kung trip mo naman ng motor yung expressway legal, hindi ito para sa'yo. Dahil masyado siyang pricey para sa 250cc na motor na may halagang 428,000 pesos. Yun lang mga chong. Again, this is Brian Nocio and I'm out. See you on the next vlog.